Hi guys, it's me, RB! Guys, bali tumawag ako sa Philippine Consulate Osaka at sabi nila open na raw sila. Now, nag-double check ako para sigurado at magawa natin ng tama yung mga ating dapat gawin. Kasi last March, I think first week or second week, nag-renew ako ng passport. Eh, since naabutan ni COVID, nagsarado na sila at hindi ko na nakuha. Ngayon, nung tumawag ako kanina, ang sabi, by appointment only. So, dinobo check ko, inalam ko yung mga dapat at di dapat. At sabi nila, since nagbigay naman ako ng envelope na nababayaran yon sa may convenience store, ipapadala na lang daw nila yung passport ko. Yung bagong passport. At ito, yung aking luma, kailangan isubmit ko raw sa kanila dahil bubutasan nila to at ibibigay nila yung bago kasama na ito. But since napaka-importante itong luma kong passport dahil meron siyang papel na galing sa immigration, so kailangan makuha ko to kasi ano, nakuha ko to kasi importante, di ba? Kasi hindi to pwedeng tanggalin. Kasi kanina sabi niya, tanggalin ko daw yung pagkaka-stapler nito. Pero mali yun. Brimo, pati siya hindi niya alam yung mga proseso at saka yung mga di dapat gawin. Hindi to pwedeng tanggalin kasi meron niyang page number kung saan nila ni stapler yan. Ng immigration, Osaka immigration. Okay? So, mali yung sinabi niya and huwag niyong tularan. Anyway, punta tayo ngayon sa JP Post kung saan ihuhulog natin to para makuha nila to bukas at this week makuha natin yung ating bagong passport. Okay? Samahan niyo ako ha. Tara! Bali, dito sa bahay ko, mga 5 minutes lang papuntang JP Post kung saan ihuhulog natin yung ating passport. Haba ng pila, pang sampu tayo.
social distancing. Tapos na tayo, bali inabot lang tayo ng mga ilang minutes at ito yung kanilang binigay na tracking number kung saan pwede tayong mag-follow up para malaman natin kung dumating na. So guys, nakabalik na tayo ng bahay at nakakagutom. So hintay na lang natin yung tawag or ano ba ito? Yung pagdating ng ating passport sa post box. So malalaman naman natin yan dahil siguro mga this week, tignan natin, baka may laman na. Mabilis lang naman yan, I think mga 2 days. So yun lang, and magandang araw ngayon at gagala tayo ulit. Kaya sa muli, ito nga pala si RB na nagsasabing stay safe, be happy, and good boy ha, huwag pasaway. Bye-bye. Hey.